Godoy goes to the left, the spin, Takeka, the open look for Alday, and it's good. One Dragon to Alday, stress yan, pasok yan para kay Alwin. Dalawa sila, Alwin Alday, banks it in. Quick swing, Alday libre for three, pasok yan, Alwin Alday, pang lamang. Oh. Welcome sa first episode ng Bulahan, mga tunay na kwento ng Bolero. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang pangalan na umusbong itong nakaraang season ng FPBL. Walang iba kundi si Big Bol Volcano star Alwin Alday. At bago yan, magpasalamat muna tayo sa ating sponsor. Siyempre sa aking jersey, ang Bucket and Dime Activewear. At ang aking cap mula sa BMC Sportswear. Kung gusto nyo makita yung mga design nila, puntahan nyo lang ang kanilang Facebook page. At ito na, ibibigay na natin sa inyo ang life story ni Bicol Volcano star Alwin Alday. Dito lang sa Bolahan, mga tunay na kwento ng Bolero. Bago pa man nakilala si Alwin sa MTBL, mas nauna siyang nakilala sa mga recreational leagues tulad ng LGR, KOTC, at Gig League. Alwin, umatake. Alwin, masyadong malalim. Alwin gets it back, and he's hacked by Robles. Pero hindi rin naging madali ang basketball para kay Alwin. Dahil merong punto sa buhay niya na talaga namang nagdulot sa kanya ng pagdududa sa sarili. Ito ay noong lumobo ang kanyang timbang. Nung una naman kasi hindi ko siya nakikita ang problema eh. Siguro pagka lagi na lang ako naglalaro, tapos parang nasasabihan ako ng mataba, parang gusto ko ngayon baguhin, parang baka pag nagpapayat ako, mas maliksi ako. Mas naisip ko na siguro pagka mas pumayat ako, mas mag-improve pa yung laro ko. Ayun naman, nagbunga naman. Walang tunang na sa puso ni Alwin ang basketball. Bagamat may kalusugan ang pangangatawan ni Alwin noong panahong iyon, napahanga niya ang kanyang kumpare at teammate na si MPBL anchor, si Delph Tupas. Well, na-meet ko si Alwin for the first time noong siguro 2014 to. No? May team kami sa IFBL, yung parang recreational league din dito. I didn't even know about his background then. And medyo chubby pa siya nitong mga panahon na to. Ang una ko talaga nakilala, si Mr. Delph Tupas. Nakasama ko siya sa isang commercial league. Si Alwin yung sobrang nag-stand out nun. Kasi 50-plus points yata ginawa niya nung game na yun. I can remember it fondly. Tapos after a couple of games, naging magkaibigan kami. On the number 8 seeds, Alday 3! Dito sa Tondo lumaki si Alwin Alday. Ang naka-influensya sa akin mag-basketball, syempre yung surroundings ko kasi tiga Tondo ko. Maraming mahilig mag-basketball dito. Kaya laro kami ng laro. Isang pulis ang tatay ni Alwin na si Rolando Alday. At ayon sa kanya, ay sobrang higpit ng tatay niya. Kaya hindi siya masyadong makapag-basketball. Eh, yung daddy ko nga sobrang higpit. Hindi ako madalas payagan, lalo pag nagkakayaan maglaro sa medyo malayo dito sa amin. Pero ika nga, lahat gagawin ng ama para sa anak. Kaya sinuportahan ni Daddy Rolando ang hilig ni Alwin. Kaya yung daddy ko nagtayo ng court, kinabit dito sa bahay namin. Sa bahay mismo namin, sa dingding ng bahay namin, kinabit. Tapos ayun, dun, lagi kami naglalaro ng mga laro ko, mga kapitbahay ko. Ayun, yung alas 3 ng hapon hanggang mga alas 8 ng gabi, laro lang. Dito kasi sa Tondo, uso yung maniwar. Ayan, dyan, nandyan na yung mga yan. Talagang asahan mo, nandun na yung Alwin Alday. Pati mga bata, pagka sinabing, Alwin, idol! Ganun agad yun. Talagang maraming nanonood pagka narinig na yung paglalaro yung Alwin Alday sa Tondo. Sa ligang labas, yung mga sikat, walang makabantay talaga sa kanya. Hirap na hirap talaga sa kanya. You can't guard me, sabi nga ni Alwin Alday. Lumaro si Alwin sa La Consolacion College na naglaro sa Father Martin's Cup. Dito nakalaban niya ang ilan sa kilalaang pangalan pagdating sa basketball.
college na ako, nag-player na ako. Tapos, pagka dumarating yung time na Summer League, Father Martins, nakakalaban namin yung mga schools na napapanood ko lang sa TV, UAAP, NCAA. One time na nakalaban namin yung Ateneo, akala ko team bilang yung kalaban. Tapos nagugulat ako, nagdating sila Ryan Benape, sila Salva, tapos sila yung kalaban. Talagang starstruck ako, parang hindi ako nakapaglaro ng maayos. Pag uwi ko, sinisisi ko yung sarili ko. Pero nang tumagal naman na parang namomotivate naman ako ng mga teammates ko na parang tao lang din naman yung mga yan, mga nakakalaro mo, huwag ka mape-pressure. Ayun, nasanay naman na ako. Tsaka dahil di sa coach ko nung college, kasi magaling yung coach ko nung college, si Coach Bong de la Cruz, papalakasin niya talaga yung loob mo eh, para tumapang ka sa loob mong court. Mula sa sementadong basketball court sa Tondo, dinala si Alvin ng kanyang galing sa iba't ibang liga sa Metro Manila. Sa dami ng recreational leagues sa Maynila, masasabi natin si Alvin Alday ang isa sa talagang nahasa, nakilala at tumakyat mula recreational to semi-pro. Isa sa napakaraming nilaruan ni Alvin ay ang kupunan ng Zark's Burger ni Comey Varona. Kababata ko si Zark Varona, yung may-ari ng Zark. Sasali ata siya sa isang malakas na liga. And then he was looking for players. Pinakilala niya ako doon sa may-ari ng Zark, si Boss Comey. Nakilala ko si Alvin dahil kay si Delph, kababata ko sa Bacolod, kay Burgie. So, naghahanap ako noon eh. Kasi for mga 1 to 2 years na yata kami naglalaro sa mga recreational league. So, sabi ko sa kanya, meron ko ba marerecommend? So, sabi niya, ito si Alvin, parang bagong player lang din yata yun. Bago lang din sa kanya naglaro. Wala yung mag-score to, score daw talaga. So, sakto, yun yung mga need namin. Kasi player din namin si Marv Santos, siya si EJ De Guzman. Usually sila yung mga first namin ng mga yung score talaga. Eh, that time parang at matanda mas isa sa kanila na wala eh. Sure ko na injured yata. So we need ano isa pang additional. So sakto yung pasok ni Alvin. Ayun nga, nagtuloy-tuloy na, naglaro ako. Kasi sinabi ko naman sa'yo, sobrang hilig ko maglaro. Laro lang ako ng laro, kahit sampayan, malayo yan, malapit. Basta pag kinuha ako ng team, talaga naglalaro ako eh. Kaya wala akong absent dyan kay Boss Comey sa Sarks. Tapos hanggang sa tinawag na nga nila akong Burger Prince. Naihatid ni Alvin sa kampinato ang Sarks. At dito nakita ni team owner Comey na pwede na siya sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Nung time na bumuo si Comey na magsumari na sa PBA D-League, he really took the initiative na kunin si Alvin. Kaya nga, ginasagal siyang Burger Prince kasi wala eh. Halos lahat ng Sarks na team, nandun siya. No, hindi na siya pinakawalan ni Comey from then on. No, minsan, pag nagbumubuo ako ng team, pinapaalam ko pa si Alvin kay Comey, although hindi naman kailangan. Pero, syempre, gusto ko rin sabi ko, Comey, so, hiramin ko muna si Alvin, baka pwede siya makilaro sa amin. Dito, isinama sa lineup ng Lyceum Sarks, si Alvin. Every season, nag-i-improve siya. Yung dedication niya sa laro, yung gusto niya laging manalo, nalaban lagi. And then eventually, yun nga, na andun siya nung first championship namin. And siya, eh, by that time, siya na yung ano talaga, siya na yung main man, siya na yung leading scorer ng, ano, na, ng Zarks. Tapos yun, nabigyan kami na ano nga, no, opportunity na makasali sa D-League. So, hindi ako nagdalaw isip na, ano, na isama siya sa pagpasok na yun. So isa sa lalo yung pinaka-proud na ano na naging player namin. Nakita ko talaga yung ano yung pag-improve niya. It was a good move. I think it started really the rise of Alvin's career nung nakuha siya sa D-League. Susu setting the pick para kay Perez. CJ atake sa gitna. Nakabuelo na itong pero dahil school-based ang tema ng PBA D-League kung saan nakalineup si Alvin sa Lyceum Sarks,
hindi siya masyadong nabigyan ng minuto. Hindi kasi ako nagtuloy-tuloy kasi nga parang nahiya ako kasi ako lang yung hindi Lyceum na player. School-based kasi yun. Although hindi siya nakalaro masyado, nag-open yun ng doors for him. I'm Alvin Alday, shooting guard from Quezon City Capitals. Andoy goes to the left, the spin, the kick out, the open look for Alday, and it's good! Pasok yung Royal Manila, that's TK ng team sa Marlica kasabay ng Tuloy. Kaya doon na lang muna ako nagtuloy. Pero malaki utang na loob ko dyan sa dalawa kay Boss Comey. Hanggang ngayon, sobrang nagpapasalamat ako dyan. Siyempre kay Boss DK and sa mga naging boss ko nung sa Commercial League, lahat kayo, malaki utang na loob ko sa inyo. You play to get 14 straight wins. Gayun pa man, hindi naging maganda ang tinakbo ng karera ni Alvin sa QC Capitals, bagamat ilang beses siyang naging best player of the game. Sa pagpasok ng third season ng MPBL, dito ay kinuha ang kanyang serbisyo ng Bicol Volcanoes. Unting kuminang ang pangalan ni Alvin. Lagoon to Alday. Tres yan. Pasok yan para kay Alvin. Dalawa sila. Alvin Alday. Banks it in. Quick swing. Alday libre for three. Pasok yan. Alvin Alday. Panglamang. Oh. Alday. Three-pointer. Yes! Dumadating ang magandang oportunidad sa tao sa tamang panahon. Lahat ng paghisikap natin ay magbubunga basta samahan ng pasensya, disiplina, at higit sa lahat, tiwala sa Diyos. Kaya para din sa mga kabataan, huwag kayong susuko. Pagka feeling nyo, parang wala na kayong dahilan para maglaro. Basta maglaro lang kayo na maglaro kasi kahit wala nakakapansin sa inyo, meron din talagang tao na makakakita at makakakita ng mga efforts nyo. Alday, crossover, Alday, puts it in! Alwin Pasay. And now we're seeing it here. Good o'clock in their foul, that's well. Pwede ko, blessed ko. Medyo ulang ko, hindi ulang kayo sa lima. Kaya kumahawa sa kanya. Palo for three. Alwin, umatake, Alwin, masyado malalim. Alwin gets it back. Sa buong Bicol, nagpapasalamat ako sa isang taon na pakuha niyo sa amin. Hindi man tayo pinalad, at least nakuha natin yung respect ng buong liga. Pinapromise namin itong darating na season, pag nawala na itong COVID, gagalingan pa namin para sa inyo.